managing kingdom investment. Okay? Bilang isang mananampalataya, bilang isang tao, the Lord wants us to manage. Okay? Your life right now. Right now, whether edukado ka o hindi, whether you are a professional or not, whether you are rich or poor, we have something to manage. Binigyan tayo ng time. Do you have time? Do you have talent? Do you have treasure? This is for us. Anong sabi ng Luke 61 up to verse number 9? Okay? Anong sabi ng verse number 1? And he said unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused of him that he wasted his goods. Verse 2. And he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Verse number 3. Then the steward said unto himself, what shall I do? For my Lord taketh away me from the stewardship. I cannot dig to beg, I am ashamed. Verse number 4, I am resolved to do that when I put out of stewardship, that they may receive me into their houses. Verse number 5, he called out every one of his Lord's debtors to him, and said to the first, how much owest thou unto my Lord? And he said, 100 measure of oil. And he said unto him, take thy bill, sit down quickly, and write 50. Then he said to another, how thou much owest thou? And he said, 100 measure of wheat. And he answered unto him, take thy bill and write 80. Verse number 8, and the Lord commended the unjust steward because he had done wisely, for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Verse number 9, I say unto you, sinasabi ko sa iyo, make yourselves friends of mammon of righteousness, that when you fail, they may receive you into everlasting habitation. Father, we thank you. Salamat sa iyo. Kayo po ang magpalat, magbasbas at mauna. Bigyan mo kami ng tagumpay. Sabahan mo kami sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Pakibati mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, Happy Lord's Day. Okay, sabi mo sa katabi mo, salamat. Hindi kita kamukha. Ba't di mo masabi, Abi? Ha? Now, we have a friend today or this afternoon. Nandito si Annie Abenoha. Annie, tayo ka lamang. Will you please stand up? Okay, andito siya. Shall we say? Thank you very much. Maraming salamat. Please be seated. Thank you. Okay? Gusto kong sabihin sa inyo sa pag-arap natin sa 2023. Okay? Hindi natin alam kung anong harapin natin, kung anong pagsubok, kung anong pagkabigatan, anumang pwedeng dumating. We don't know. Okay? And in fact, pagka humanap ka ng solusyon sa labas, okay? When you turn on to your television o nag-surf ka sa web in this time, makikita mo maraming mensahe about faith, maraming mensahe about hope, okay? Pero meron namang isang mensahe na pwede tayong bigyan ng tamang faith, ng tamang hope, at ito yung nangagaling sa Diyos na lumikha sa atin, okay? Ito yung mensahe. Ang mensahe is this, okay? That God loves you, that God cares for you, that He want to share eternity with you. Okay? Ibig sabihin, hindi niya gustong ikaw ay pinanganak lang. Gusto niya na pinanganak ka at pagkatapos ng buhay nito'y makasama ka niya doon sa kabilang buhay. This is what faith is all about. Hindi ka nalikha for 60 years, for 80 years, for 90 years, at pagkatapos mamamatay ka, no. Listen, you're far more valuable than that to God. Merong long-range plan ang Diyos sa iyo. He made you to live forever. Kanya, pag hindi ka nakaroon ng tamang decision sa oras na ito, okay? Hindi mo siya tinanggap na tagapagtas, you will spend eternity, pero hindi kasama ang Diyos sa langit kung di naroon tayo sa tinatawag na lugar ng kapahamakan. Tatandaan niyo po, one day, hihinto ang tibok ng puso ni Sammy. Hihinto ang tibok ng puso ni Hale. Hihinto ang tibok ng puso ni Brin. Hihinto ang tibok ng puso ni Jamar. Okay? Hihinto ang tibok ng puso. Ito yan. And that will be the end of my heart. Okay? My heart, but that is not the end of my life. Are you following me? Hihinto. That's why I told you 2 Sundays ago, I was preaching doon sa may San Fernando. I thought I'm gonna lose my life. I thought it might be the end.
Sabi ko, Lord, kung mamamatay ako, let me die preaching, let me die doing the things that you will be honored. Okay? Pakiramdam ko, humuhulupos na. Sabi ko, ganun. Thank you very much. Then Dr. Henry was there, Jabez, Harry, Carrie, and then Hamid were there taking good care of me, and they watched me, and they listened as I preached, and then they said, dito na muna kayo, huwag na kayo umuwi, matulog kayo dito para bukas, it will be okay. Kasi kung uwi ako nung Sunday na yon, dadal na ako sa ito, sabi nito, Professor, dalhin nyo na sa ospital yan, baka nagkaroon na ng TIA yan, dalhin nyo na rito, ma-check natin. Sabi ko, ita-travel niyo ako yung haba ng travel, baka something happened to me. Nag-travel si Henry, nag-travel si Jabez, nag-travel si Hamid, nag-travel si Carrie, para checkin ako, bakit? It might be the end of my heart, but it's not the end of my life. Okay? Tatanda mo, your life, you will last for eternity. Okay? I don't need to say trillions of years, pero higit pa sa trillions of years. Ang tanong, saan mo gugulin ang eternity mo? Gusto ng Diyos na maging bahagi ka ng kanyang pamilya. Okay? Kanya nga sinabi niya sa John 1:12, tama? John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Marami ang nagsitanggap sa kanya. Okay? Bakit siya dapat tanggapin? Kasi ang tunay na kalagay ng tao, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo sumalpa, lahat tayo nakamali, lahat tayo nagkaroon ng paghala. Sino ang dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Sino rito ang nagkasala? Taas ang kamay. Sino nagsinungaling? Am I right? Pag-isip mo sa umaga, pag-arap mo sa salamin, you're cute, little, no, cute. May muta, cute. Okay? Nagkasala tayo. Ano sabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Am I right? Ito ang tunay na kalagay natin, mapapahamak, hiwalay sa Diyos, at pag namatay tayo, okay? Pag sinabing death, it's separation, separated from God. God is righteous, God is holy, God is perfect. Hiningin niya na sino man pupunta sa langit, dapat may kabanalang kagaya ng sa Diyos. Eh wala tayo, nanubad tayo. Kanya sabi niya, meron akong regalo. At ang regalo ko ay buhay na walang hanggan sa pagitan ni Kristo na ating Panginoon. Okay? This is what it's all about. Kanya nga, He sent Jesus to earth as a baby, pinanganak sa sabsaban, so that one day He could die for my sin and your sin. Okay? That we can spend yung eternity natin kasama ang Diyos. That the great news that is offer, that offer is available for everyone. Ang sabi nga ng Romans 5:8, di ba? But God commanded His love. Pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin nung makasalanan ka pa, barubal, salbahe, gumagawa ng mali, si Kristo namatay para sa atin. What does it mean? Ito tayo, merong tumubo, sabi niya, 2,000 years ago, namatay ako para sa iyo, tinubos kita, binayaran kita, yung dugo ko ang pinambayad ko dyan. Kanyang kailangan lang natin gawin, tanggapin. Okay? You believe, and you will receive. Believe that Jesus died for you, and your sins, and you will be forever with God. Okay? God sent His Son 2,023 years ago to die for you. That's God's gift. Okay? Yun ang pinakamagandang regalo. Hindi yung cellphone ang pinakamagandang regalo. Hindi yung sapatos ang pinakamagandang regalo. Hindi yung pinakamagandang regalo yung alas. No, it's not. Okay? Kasi yung mga yan nasisira, nawawasak, nawawala, mananakaw. Pero ibibigin sa iyo, hindi mawawala. Okay? No matter what you've done, ano man ang ginawa mo, where you have been, okay? Sabi ng Diyos, tanggapin mo lang ako, magsisi ka, I'm going to give you eternal life and heaven will be waiting for you. Okay? So ito yung pinakabuod ng mensahe. Kanya nga itong mensahe na ito, yung pinag-usapan natin, binasa natin from Luke 16:1 hanggang verse number 9, sabi ng Diyos doon, okay? This is now what you believers should do. Okay? Pag naligtas ka, naging member ka ng simbahan, dapat meron kang tinatawag na managing kingdom investment. I believe that the kingdom investment, okay, results in sending money to heaven. Parang Palawan ba ito? Hindi po. Kasi ito po yung parable of a shrewd manager. Manlulokong katiwala. Okay? Jesus was making a point. Okay? Sa isang kasaysayan, that spiritually minded people, they don't realize na dapat meron tayong ginagawa. Effective management is no sin. As a matter of fact, yung manager ng pinag-uusapan natin was actually
dishonest, manloloko. Sabi sa verse number 1, if you will look, notice, okay? At tinawag niya ang kanyang katiwala na inaakusahang hindi matapat, na nilustay yung kanyang tinatawag na ari-arian. Okay, tingnan mo ha. Nang lustay, nang budol, tama? Scammer. Am I right? Scammer. Oh. Sabi ng Diyos, dishonest. The point was this, okay? The manager, dishonest siya. Sabi sa verse number 2, ano itong narinig ko? Nabasa ko sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. Na ikaw ay bilin na bilin na kung ano. Pakita mo nga sa akin ang ginawa mo sa aking kumpanya at ikaw ay tatanggalin ko na. Tatanggalin na kita. Hindi na kita pagtitiwalaan. I would like to say this, kumatid, okay? God gave you life. God gave you time, talent, and treasure. Pag hindi mo ginagamit ito sa tama, abay, babawiin ng Diyos ito. Okay? Babawiin. Ano sabi sa verse number 3? Ay, paano na ito? Ano na gagawin ko? Ako'y wala ng trabaho. Hindi naman ako pwede magukay. Ako'y maghihingi. Hindi ko kaya. Kapal ng mukha ko pag ako'y nanghingi. Verse number 4, alam ko na gagawin ko. Total, aalisin din naman ako. Aalisin din naman ako. Eh, kailangan makipagkaibigan ako. He acted quickly. Okay? Ano sinabi ng verse number 5? Tinawag niya, magkano utang ko sa bus ko? Eh, 100? Ah, sige. 50 lang bayaran mo, okay? 50, tawad na, ha? Okay na. Verse number 6, ikaw magkano utang? 100 din, okay? Take thy bill, write 50, okay? Verse number 7, ikaw magkano utang? 100, 80 na lang, tawad na yung 20. Verse number 8, anong sinabi? Pinuri ng Panginoon yung lilo, yung madugas, yung walang iyang steward. Hindi dahil walang iya siya, but because he acted quickly and wisely, he done wisely. Bakit? Alam niyang mawawala na siya, may ginawa pa siyang tama. Okay? Ito gusto kong makita ninyo, mga kapatid. Ha? Salbahe, walang iya, hindi maayos. Okay? Pero sabi ng Diyos, siya'y gumawa ng tama. At ang mga tao sa sanlibutan, yung hindi ligtas, sa kanilang henerasyon, ay tila parang matatalino kaysa sa mga anak ng kaliwanagan. Sabi ng Panginoon, the people of the world are shrewd, mali. Pero talo tayo eh. Alam mo na, konti na lang ang buhay mo, hindi naman tama ang kinikita mo, hindi naman kagandahan at karamihan ang talent mo, hindi pa namin pinagagamit. Kanya sabi niya sa verse number 9, sinasabi ko sa iyo, okay? Gamitin mo yung mammon of unrighteous, gamitin mo yung pera mo, gamitin mo yung hindi makatwirang pera, okay? Gamitin mo sa tama para pag ikaw ay namatay, may sasalubong sa isang langit. Hindi sinasabi ng Diyos na bayaran mo yung kaligtasan mo. No. Jesus is making the point that the only real use of money, okay, is to make an impact to eternity. Okay? Hindi dapat yung pera mo na uubos sa gusto kong tinapay, gusto kong kape, lahat ng gusto ko, bibiling ko. Hindi ganon. Ang pinakamagandang paggamit ng pera, yung merong echo in eternity. Yes, tinignan ka ng tao kasi naka-Gucci ka. Tinignan ka ng tao yung medium look kasi naka-Louis Vuitton ka. Kasi maganda yung sapatos mo, ganda yung damit mo. Pero sabi niyo, kung wala namang impact sa eternity yan, that's nothing. Walang kwenta. Okay? Nung una kong mabasa itong Luke 16, it was exciting to me because it told, I could wear an investor cup. Okay? I can use my best skills now for God's kingdom. Ibig sabihin, I didn't have to live by the philosophy that once I heard put this way. Ano yung philosophy niyon? Make as much as you can, save as much as you can, then sit on your can. Hindi ba itong sinasabi ng mundo? Magtrabaho ka, kumita ka, at yung kinita mo, ilagay mo sa alkansya at upuan mo.
Okay? Hindi po. Ito po yung warped version, okay, ng tinatawag na kaisipan ng sanlibutan. Ay, itatago ko ito. Hindi ko dapat ipakita ito. Kanya nga sabi ng Diyos, makikita mo sa verse ito, sabi niya, I'm not telling you to stay away from money, from worldly wealth. No, no, no. But I want you to use it strategically. Kanya sabi ulit sa verse 9, okay? At sinasabi ko sa iyo, si Kristo nang sasalita, gamitin mo, makipagkaibigan ka, at gamitin mo yung kayamanan ng kasamaan. Tingnan mo ha, kayamanan ng kasamaan. Okay? Gamitin mo upang pagka ikaw ay nawala na, ay may tatanggap sa iyo. What does it mean? The best place for us to invest our seeds is the church. Bakit? Pag ginamit mo yan sa Lazada, sa Shopee, wala mong maligtas. Pero sa tuwing nagbibigay ka sa Panginoon, lalo na sa Missions Conference, sino na nakatanggap ng sulat mula sa akin? Taas ang kamay. Sino yung wala pang sulat at gustong makatanggap ng sulat? Okay? Kausapin lang si Ferry, padadalan kayo. Okay? Hmm. Chito, meron ka natanggap ng sulat? You're raising your hand. I thought you want another letter. No, not one. The other one. For missions. Okay? Yun ay sulat kasi dapat si Rhoda, si Vilma ang magpapakain sa missionary. Tama? Kanya lang sa mong dadali ng layo ng bahay. O kaya maliit ang bahay, tama? So yung ating malilikom doon ay pagsasama-samahin natin at pagkatapos tayo magluluto, tayo mag-ano, at dito natin papakainin, dito sila matutulog, and that will be a very wonderful time. At sabi ko nga, tayo lang siguro ang nagpapakain sa mga pastor na gumagamit pa rin ng plato, ng kubiertos. Kasi yung iba, styrofoam, plastic, no? Naguhugas pa rin tayo. At sit down, okay? Inaayos pa rin natin. Mapapagod tayo, okay? Pero ito ang pinakamaganda dyan. May masasave. Isipin mo yung mga taong dadalo. Isipin mo yung mga makikinig. Yung matcha-challenge. Uuwi, mag-forward. At pagdating nila, sasabihin nila, God has blessed Pasay. The Lord can still bless us. God can challenge. God can make us like them. In fact, I'm so thankful, okay? Lalabas this year, this month, ng February, okay? February, yung ranking ng mga churches sa buong Pilipinas. Lagi tayong nasa top 25. Dati top 25, ngayon top 20, ngayon papasok tayo sa top 15. Okay? Sa mga churches na nagsusupport ng world mission. Hindi pa kasama yung local. Sabi ko nga sa inyo, ang budget natin sa missions lang, ha? Sa missions local and foreign is 100, almost 150,000 a month. Okay? Ganong kalaki. Kanya si Moring, palagay ko yung magtataas to ng kanyang commitment. Talakay niya yan. Okay? Oh. Kasi nakita niya yung pangangailangan eh. Okay? God commands us that we should learn to invest. Sasabihin niyo siya, sabi ko na nga ba, pera lang namin ang habol ni Pastor. Ay, tingnan mo na. Yung sidecar sa kanto, Mamarisa, yung sidecar sa kanto, ano habol sa'yo? Selfie? Pera! O yan, anong habol sa'yo ng 7-Eleven? Pera! Shane, anong habol sa'yo ng jeep? Pera! Tama? Bukas may pasok, anong habol ng mga anak sa nanay? Baon! Aaten lang! Ng Cub Scout! Napagod! Kailangan dadaan pa ng 7-Eleven para uminom ng masarap! Tinuturo mo yung kuya mo, wala akong nakitang ganon. Di ba? Pag meron kang kamag-anak na pumunta sa bahay na hindi nag-text, tama? At may hawak-hawak na panyo. Alam mo na ibig sabihin, okay? May naksidente, may nagutom, may babayaran. Am I right? Pera! Anong habol sa'yo ng scammer? Anong habol sa'yo ng hold-upper? Pera! Am I right? Am I correct? Yes or yes? Eh, ba't si pastor lang nakikita mo? Sa lahat ng naghahabol ng pera mo, okay,
Ito lang eklesiya ang pinangakuan ng Diyos na pag dito ka nagbigay, naghatag, nagkaloob at nagka-partner at naging partner ka ng pastor, mayroong echo in eternity. May masisave, may macha-challenge, may maaabot na kaluluwa. Are you following me? Hindi ka pwedeng magbigay ng gospel tract na hindi tayo magpiprint. Hindi tayo pwedeng magbigay ng Bible sa mga tao na hindi tayo bumili ng Bibles. Okay? I would like to tell you, God commands us to use our money, the man of unrighteous, to gain earthly friends. What does it mean? Your earthly friend will be your eternal friend pagka na-save. So that when they are gone, they will welcome you in eternal dwelling. You know the song, tama? One day I went to heaven and you were... Am I correct in my voice? Kasi baka may makorek sa akin eh. One day I went to heaven. Ma'am Camille, okay ba yung boses ko, Ma'am Camille? Baka sabihin ni Junlin, Pastor, mag-preach ka na lang, huwag ka nang kumanta. One day I went to heaven and you were there with me. We walked beside the streets of gold, beyond the crystal sea. I heard the angels singing and someone called my name. Ano sabi ng chorus? Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Will there be Ilocanos, Bisaya, Pangalato, Kapampangan, Vietnamese, Cambodian, African, okay? European that will come to you and say, hey, thank you for partnering with your pastor. Na-save ako. Naabot ako ng Ebanghelyo. May sinuporta ako yung missionary. How many people will come to you in heaven? Magpapasalamat kasi naging partner ka ng pastor mo. That's what mission is all about. That is what we are. We're partnering. I don't have time for anything. I'm just focused. Dito lang ako. Okay? Sabi ko nga, tara, soul winning na lang tayo. Magdala na tayo, mag-support na lang tayo. Okay? Will there be people that will shake hands with you? May lalapit mo magpapasalamat. Am I right? That's the most wonderful thing about heaven. Hindi mo kilala, hindi mo kalahi, hindi mo nga na, hindi sinagap, makikita pero lalapit magpapasalamat. Salamat, ibibili mo sana ng siopaw. Pero binigay mo pa sa misyon, tumulong ka sa ministry, nagkaroon ka ng bahagi. Wow! Using your money to reach your earthly friends so that you will gain eternal friends. Imagine na, earthly friends will become your eternal friends. Bakit? Kasi na-save, kasi naluwas, kasi nagsisi, kasi naabot, kasi nabigyan ng ebanghelyo. Sabi ko kay Tommy kahapon, correct me Tommy ha, ano sabi ko sa kanya? Okay? Trabaho natin magyaya. Trabaho natin magbigay ng gospel. Trabaho ng Diyos ang magligtas. Trabaho ng Diyos ang magdagdag. Paano mo mapapaliwanag sa akin yung nanay ni Nenet, niyaya lang ako sa church? Hindi man siya maalam mag-soul winning. Hindi naman siya marunong mag-soul winning. Okay? Yaya lang siya ng yaya. Abay, na-save ako. Naging pastor rin din when we were together with Sister Didit and Brother Sofio sa Italy, okay? Nandun kami sa Roma. Na-meet ko si Pastor Alfred, si Pastor Julian. Sabi niya, alam mo, Pastor, si Nanay Remy rin nagyaya sa akin eh. Unsave ako eh. Niyaya niya ako. Brad, meron kang pupuntahan ngayon? Wala naman. Pwede bang matin ka kasi birthday ko lang? Birthday! Nag-preach! May na-save! Yung taong yon si Julian, na-save, na-disciple, nagpapastor ngayon sa Italia! Pero may mga bunga ni Nanay Remy? Hindi naman maalam. Anong trabaho niya? Caregiver. Anong trabaho niya? Domestic helper sa Italia. Are you with me? Pero ginamit, isa ako! Narin ni Dante, sabi ni Pastor Fajardo nung Thursday, ay hinahamon ko nga yung mga tao. Saka nag-aaral na Bible school? Saka nag-aaral? Saka nag-aaral? Bakit? Itatapat lang kita kay Joey. Si Joey lang katapat ninyo. Baka hindi nyo maabot pa inaabot ni Joey. Ganon kalaki ang pagmamalaki ni Pastor sa atin. Ang nagyaya sa akin din ay hindi maalam
Simple lang. Okay? Kanya itong si Sarah, sina Beth, ako'y natutuwa dito. Itong sina Delia, sina Fernan, dapat ito'y nagpupusoy na lang ito eh. Sa edad nila, nagpupusoy na lang, hindi na dapat, di ba? 70 plus. Di ba? Pero makikita mo, maglalakad mula sa tramo nga ba, papunta rin eh. Magsisimba, matututo kasama sa soul winning, nagtitraining pa ng 101 operation go. Bakit? Gustong maging partner sa ministry. Ilan ang nasave sa garahe ni Mrs. Lau? Ilan ang nayaya namin doon sa garahe yan? Am I right? Sabi ko dati, itong garahe ito yung ginagamit pag madyungan, ngayon gamitin natin, ha? Sa tinatawag na pagpapahayag ng gospel. Ano nangyari? Abay na save. Kami tatamay ni Ellen doon. Si Jeff ay may lit pa. Nakatamay mo. Buntis pa si Jeff. Si Ellen kay Jeff. Buntis si Jeff tuloy. Buntis si Ellen kay Jeff. Okay? Pagkatapos eh, mga alauna, tapos na yung basketball, wiwitisan namin para makarating din eh. Wala kami sasakyan. Maglalakad kami bawi, sasabihin ng mga tricycle driver na uwin namin, Sir, hatid na namin kayo. Hindi na, huwag na, lakad lang kami. Hindi pwede, hatid namin kayo. Hatid kami sa bangkal. Do you understand what I'm saying? Wala kami. Ang meron lang kami, obedience to the command of Christ, that go ye therefore and preach all nations. Okay? Baptizing them. Yun lang ang meron kami. Naglalakad lang kami pagkatapos ng school kasi wala kami pamasahe. Walang pamplete. Wala kami pera. Okay? Pero sinikap namin na kahit kapos kami, partner kami ni pastor sa gospel, partner kami ng pastor sa investment strategy, gusto namin makaroon ng bahagi. This is what I'm saying. Okay? Money is a tool for Christ. At dapat natin gamitin ito as such now, ngayon, before our current period ends. Alam mo kung bakit? Pinuri ng Diyos sa verse number 8, yung lalaki, ano sabi ng verse number 8? Tingnan mo sabi ng verse number 8, ha? Sabi ng Diyos sa lalaki, okay? Sinasabi ko sa inyo, magaling tong batang ito. Magaling tong walang iyang talipandas, mandarambong na scammer na taong ito. Bakit? Nung alam niyang mawawala na siya ng trabaho, may ginawa. May ginawa, kapatid. Are you sure tomorrow you're still alive? Are you sure tomorrow your mind is still sharp? No! Anong ginawa mo sa araw ito para mag-akay ng kaluluwa? Anong ginawa mo sa araw ito para ikaw mag-akay ng kaluluwa at nagkaway maging blessing? Okay? Huwag mo nga hayaan na hindi mo gagamitin yung time, talent, treasure mo right now before our current period ends. Alam mo kung bakit? There will be no second chance. Pag inubos ni Emmet ang oras niya, pag inubos ni Lucy yung oras niya, pag inubos ni AJ Box yung oras niya, pag inubos ni Lucy Lynn yung oras niya, pag inubos ni Radyo yung oras niya, ngayon, wala nang second chance na gamitin mo pa yung time, talent, and treasure mo for Christ sa langit. Bakit? Wala na. Sino pa nga akayin doon ni Michelle? Sino pa nga akayin doon ni Bonnie? Lahat ay ligtas na. Tama? Ngayon natin dapat gamitin. Ngayon tayo dapat mag-partner kay Pastor. Ngayon at ang sinasabi ko nga, araw-araw pinagpipray ko kayo. Kanina, I just finished praying for you. Okay? While Bron is sleeping on my chest, I was telling God, Lord, would you please help my members na sila'y pagtapalain mo, pag-unari mo, ipopromote mo. Hindi para yumaman, kundi para maging partner ng Pastor sa pagpapalaan ng mga ngayon para mas maraming gawain ang may sugo, mas maraming gawain ang may dagdag. Last week, a person, last Thursday, I was surprised somebody was asking for a friend request. Sabi ko, Nante, tatanggapin ko yung friend request. Nakalagay sa pangalan, Pastor Nicolas Yacamos Pakibot. Tinanggap ko. Kasi mayroong nag-text. Sabi nung nag-text, alam mo ba? Sabi nung nag-text sa kanya,
nire-recognize ka ni Pastor Joey na pastor. Pag binabanggit ni Pastor Sao ko, yung pangalan mo at para ipag-pray ka, ang tawag sa iyo, Pastor Nicole. Sabi nung Pastor Nicole, talaga? Halika, Steve, ikaw magbasa. Steve Dominguez. Para maliwanag. Okay, ha? Steve Dominguez! Baka magkamali na naman ako, eh. Oh, ito, ha? Okay. Basahin mo. Talaga, siya pa rin ang pastor ko. Touch ako. Okay? Sabi niya rito. Kahit anong mangyari, Amen, siya pa rin. Siya pa rin ang pastor ko. Lahat ng akin ngayon ay galing sa kanya. Kahit anong mangyari, leadership ko galing sa kanya. Kung paano ako i-up at mag-desisyon, galing sa kanya yun. Kaya sinita ako ng isang pastor na ngopya daw ako kay Joey Sauco. Ang sabi ko, hindi po ako nangopya. Siya ako po ang master ko. Proud ako na siya pastor ko at siya ginagaya ko. Thank you, Steve Dominguez. Buka na. Baka magkamali ulit ako eh. May nag-send sa akin ng conversation nila. Naintindihan mo what nice approaches can do? Eh kung inaway ka, kung ako'y nagsabi, buti nga! Ayun may. Tao lang. Sabi ko kanina umaga, tama? Affected tayo, tama? We're worldly! But I remember, less of me, more of thee. So I have to eat up my anger and everything para sabihin ko, pag-pray natin si pastor. Ngayon, nag-text. Tinasabi, genere, ginagaya daw. Hindi ko siya ginagaya. Siya yung master ko. Lalo ko mag-iingat. Bakit? Meron nga akong pinunta ang isang simbahan. Sabi ng pastor, huwag mo pong i-preach yung shifting the gear. Bakit? Kapi-preach ko pa lang po. Pambihin na kay kapat, tapos ko lang mag-preach, alam mo na. Kanya nga po, pastor, wag ha, kasi kapi-preach ko lang. Sabi ko, sige, ano pang nai-preach mo? Okay? Ito po, hindi ho ito. Sige, dito tayo. You know what I'm saying? Because people are watching us. Ano makikita nila sa atin? Mga away tayo? Mambubuli? We will try to deal with them the same way that they deal with us? No! We should be harmless, blameless. Remember what I said this morning? Huh? We should be harmless and blameless. Tama? Pag sinabi nating harmless, or blameless, faultless, innocent, hindi kayong paghihinalaan. Pag sinabing harmless, walang bad side effect. Pag sinabing without rebuke, meaning flawless, may patotoo that God is the one that we worship. Wala nang chance. And I thank God for that. Yung magdarating ka sa puso na parang gusto mong magsalita, magalit, magmura, mang-away, pero pinigil mo kasi naalala mo, less of me, more of thee, managing kingdom is men, then I'm gonna do the best that I can. Jesus is telling us that after we die, pag namatay tayo, tumigil ang tibok ng puso ni Ayan, pero yung buhay niya magpapatuloy, we will be welcomed by friends into eternal dwellings. Who's friends? Sino yung mga kaibigan na yan? Ha? Sino yan? They're the believers who are in heaven kasi nagpartner ka sa ministry ni pastor. Kasi naghatag ka mo, naging blessing ka. Kasama ka sa soul winning, kasama kang nagbigay, kasama ka sa pagbibigay, sa pag-aalaga, na may mga taong nahipo ng ebanghelyo
Kasi pinagamit mo yung time, yung talent, yung treasure mo sa Panginoon. And I'll tell you, wala nang pinakamaganda pa na investment strategy than to partner with your pastor in reaching the souls for Christ. Apparently, they have their own eternal dwellings. We will be welcomed and we're going to have a place to stay. And it's about eternal and heavenly kingdom. The best place for us. Na ipagamit natin yung seeds. When I say seeds, okay? Talent, time, and treasure. Say that. Talent, time, treasure. Pagamit natin sa church. Huwag sa school ang galing mo, sa church, wala kang pakinabang. Huwag sa trabaho ang galing mo, sa simbahan, hindi ka mapakinabangan. Mali. I showed you from the time I got saved 40 years ago up to now, yung galing ko sa school, dapat ganito rin ako kagaling sa church. Okay? Dapat ganito rin ako kasipag. Okay? Gumigising ako ng 5 o'clock in the morning just to go to 6 o'clock in the morning para sa tinatawag na trabaho ko until 6 o'clock. Tapos pupunta ako sa church. Gagaling ko. Pagdadrive ko si pastor. Maglilinis ako ng church. I'm not a full-time. I'm not a staff. I was a member. But I'm a Baptist who happens to be a student. I'm a Baptist who happens to be a worker, an employee. Ginalingan ko. Okay? Pinagamit ko sa Diyos. Yung time, talent, treasure ko. Now what happened? The Lord had seen it. People got saved. Mga kapatid, for some reason, maraming Kristiyano, they feel so allergic sa church. Yung time, talent, treasure, inubos sa ibang bagay, and I'll tell you, you're gonna die, your heart will stop, at ang nakakalungkot, nandoon yung mga talents buried in the ground. Kanina, 2 hours ago, nilibing na si Pastor Mar Arias. Pastor Edwin Tan was videoing, things like that. Sabi sa akin ni Colonel Judy Lopez, si attorney, sabi niya, Boss, hindi ka ba pupunta? Sabi ko, masyadong stiff eh. Kasi magpapa 21 gun salute ako. That's good. Gawin mo yan. And nandoon si Colonel, nakatayo siya with white uniform. Pinagaunahan niya yung 21 gun salute. Pero sabi niya sa akin, Pastor, yung bata mo, ha? Si John Rapp, baka top 1 sa PNPA. Believe nga ako, hindi marunong kumante. Pinakakanta namin, hindi marunong. Pero nagsosol winning. Kasi aral yan sa treasure, sa bold. G. Will yan eh! Nakita mo yung kasama niya kanina, kaklase niya, tama? O nasave, ilan na dinadal niya kaklase rin eh. Ito sinasabi ko sa iyo. Okay? Nasaan ang classmate mo? Nasaan ang classmate? Okay? Dali natin sa Panginoon. Bitbitin natin. That is the best. In my life from 40 years ago up to now, I want to give as much as I can. As frequently as I can. For the most God-pleasing purposes. I can. In many different settings as I can. Ngayon, pag tinitingnan ko yung first, yung missions offering ko na 140,000 last year, sabi ko, I could have done more. Yung hinuhulog ko na 6,000 a week or 6,000-7,000 a week, dinigdan ko pa ng 1,000. That is over and above my offerings para sa commitment ko lang. Sabi ko, madagdagan natin ng 1,000 pa. Sige, dad. Sa'yo naman yan. Bakit? I want to be used by God as much as I can. Sasabi mo, Rahel, how does it change anything? Kung nagsusupport ka ng missionaries local and abroad, I say this, okay? Pag may nasa-save, you know nang what happened to heaven? Tumatayo sila, nag-cheer sila. Ano sabi ng Luke 15:10? Okay? Okay? At sinasabi ko sa iyo, may kagalakan sa presensya ng anghel ng Diyos sa isang kaluluwang nagsisi. Yung naglapitan kaninang umaga para mag-profess,
I'll tell you, may kasiyahan, may kagalakan sa langit. Nung merong nag-soul winning kahapon at may na-save, merong kagalakan. Can you imagine? You make the angels of God rejoice kasi may na-save. Ikaw ang ginamit. Am I right? Hindi ba napakaganda na nagsusoul winning ka na, partner pa kita sa mission, gumagawa pa tayo, at yung dadalo rito sa missions conference, magaganda, mag-mainkan pa sila, na magsisikap sila, many people will be coming. Maraming taga Mindanao na pupunta. Sabi ni Pastor Wesley, papunta po kami, kasama ko yung missionaries ko, pero Wednesday pa po, next week ang uwi namin, pwede ba kami mag-stay pa? Sige ho. Pero iba uuwi lang ng Sabado, sige po. Mag-i-stay pa po kami. Meron po kaming room para sa inyo. Okay? At ang nakakatakot yan, baka pumunta na naman yung tatay mo, sasabihin, ba't pagka dito, conference, madami kayo, pagka kami sa amin, wala! Dahil nabibigay siya ng bag, dumating na ho yung bag. Naibibigay natin sa missionary. Okay? Mating na. Dito mo, hindi ko pinalagyan ng pangalan. Pwede ko naman palagyan eh. Pero maganda ang pagkagamit na lang yung North Face, di ba? Pag naglalakad sila, when I see North Face, I think you're amazing, just the way you are. Pag naglalakad sila, dami-dami yung North Face. Oh, diyan saya-saya. Kanya ngayon, pag nakakita ako ng mga pastor na dumadalo sa mga conference, may dala nun, nakita ko, oh, may bahagi si Marlin dyan, may bahagi si Karen dyan, may bahagi si Joy dyan, may bahagi si Raven dyan, may bahagi, you know what I'm saying, bakit? Kasi ekklesia tayo. Sabi na siya, kanya naman pupunta iba kasi nagpaparaffle ka eh. Last, Antio Conference, nagparaffle si Pastor Benny. Tara, paraffle tayo. Eh, nanalo ako. 3,000? Di binigay ko doon sa isa, sa'yo na to. At binamigay mo. Eh, tumama na ako. Ayos na yun ako. Yung blessed, bibigay ko dyan. Di tuwan-tuwa yung pinagbigyan ko ng pera. Ngayon, nagpaparapol na sila. Tuwan-tuwa yung nakatanggap ng 1,000. Yung pala naman, sumunod 5,000 na, sumunod 10,000 na. Sabi nila, dapat hindi kami sa 1,000 na pinagbigyan. Nagparapol na rin siya. Ba't ka nagparapol? Parang masaya eh. Maganda to eh. Sabi ko sa iyo eh. Kanya ito yan ha. Sa last night, ihanda mo, tatawagin kita. Ha? Magbibigay ka doon sa pastor. Hindi sa akin ha. Sa pastor ka magbibigay. Sa pastor ka maghahatag. Sa pastor ka. Sa missionary. Naalala niyo yung last time? Gusto kong tulungan si Pastor Posari kasi sinamahan niya ako sa Surigao. Nung pumunta ako ng Surigao at dala ko ng 1 million pesos para itulong sa mga sanasalanta ng Udet. Okay? Sinamahan niya ako. Din wala ako nabot sa kanya kasi talagang nasa ita ko eh. Sabi ko sana siya mabunot. Abay nung niruleta? Ronald Posari? Siya nga nakasabi ko, pambihira naman talaga, napakalapit mo talaga. Oh, sa kanya nga napunta yung binigay kong 20,000. Ang tanong, bakit ako masaya? Kada may pupuntahan yan, may na-save, may bahagi tayo. There is rejoicing in the presence of over one sinner that repent. Okay? Ito rin ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 25 verse number 40. At sinabi ng hari, okay? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung paanong ginawa mo to sa pinakamaliit na kapatid mo, ginawa mo to sa akin. Mga kapatid, listen, huwag niyong iisipin, taga-probinsya namang pastor to, hindi ganyan ang turo at aral ni Pastor Fajardo. Ang turo at aral ni Pastor Fajardo, pagpastoryan, malaki o maliit ang gawain, taga-probinsya, taga-syudad, igagalang natin. Wala tayong karapatang maliitin sila. Okay? Hindi yan ang itinuro sa atin. Okay? At wala tayong karapatang magtanim na sama ng loob. You see? Hindi tayo dapat magtatapos sa pastor. Hayaan mo siyang humarap. Hindi tayo makikipag-away. Gagalingan natin. Kasi bakit? Ano man ang ginawa mo sa kapatid kong ire, ginawa mo to sa akin. Kanya ayaw kong haharap sa Diyos. Sasabihin, ba Joy, ba't inaway mo to? Tignan nyo ha. Naalala nyo, 2019? Okay? Sabi ko kay Pastor Benny, Tay,
papunta mo si Pastor Arias Dine. Bakit? Ikakampanya ko si Bongo, pupunta si Bongo dito, hindi ko siya ikakampanya. Tumatakbo siya, Senador. Sigurado ka? Oo naman. Yung sila nakialam dito, sila yung nag... siya haharap doon, hindi ako magano. Di dumating si Pastor Arias nasa labas. Sabi ko sa kanya, ba't di ka pumasok? Dito lang ako, baka sapakin mo ako eh. Hindi ko kami tinuruan ni Pastor makipag-away sa Pastor, lalo pag matatanda, kahit na bata. Pinapasok sa office, doon kaya ta Henry, sa office, di ba? Sabi ko, alam mo, Pastor, kasi kanya ako tinatratong ganito, kasi you deserve it. Hindi ako deserving dyan. Ha? Kasi galit sa akin yun eh. Kinampihan niya yung mga ibang tao, laban sa akin. Tumayo, pumunta din eh. Dumating si Bongo. Bala ko sana sabay silang papasok, nakayaanahin nito. Dito munta rito, ba picture? Diba, paglapas ni Bongo, lumabas na, nagsalita si Pastor Reyes. Ang sabi ni Pastor Reyes, sa harap niyong lahat ha, pinapatawad ko na si Joey, pati si Eric. Nagalit si Pastor Reyes, papira ka, inimbita ka na nga, ginanyan pa si Joey. Uli-ulit ko, sabi ni Pastor Reyes, itutulak kita dyan. Danong ko, ako ba'y nagtampo sa kanya? Hindi. Bakit? Ganun na lang ang layo nun sa kamatayan at judgment seat, aawayin ko pa. Tignan mo ko, inaway ko ha? Di ngayon, tumatay siya, Lord, ba't ko inaway? Hindi ko aawayin. Anong isang araw, sabi niya, 2020, pinapatawag ko ni Pastor Arias. Sabi ni Pastor Fardo, bakit po? Birthday daw niya, pumunta ka. Anong ginawa ko? Dinagdala ako ng 2 lechon. Dituwan-tuwa! Sabi ng mga tao, buti pa si Pastor Sako, nagbigay ng 2 lechon. Meron naman siyang affair, September. Dala na naman ako ng lechon. Bakit? Di pa kumain ka ng lechon, tataas ang presyon. Pag kumain ka ng lechon, magkakaroon ka ng sakit. Di wala akong kasalanan. Pinasaya ko sila. Diba? Hindi naman nakain si Pastor ng lechon ng ganun kasi tikim-tikim, dahil matanda na eh. Tikim lang yun eh. At least, naging masaya siya na naalala niya, pinakain ako ni Joey ng lechon. No, kidding aside, I showed kindness. Bakit? Kasi sinabi, pag ginawa mo to sa mga kapatid ko, ginawa mo sa akin. Tanong ko sa iyo, paano mo kaharapin? Paano mo sasagutin? Diba sinabi ko siya, huwag mong awaway, inaway. Ba't inaway mo? Ba't tinarayan mo? Ba't sinamangutan mo? Ba't dinabugan mo pag binalibagan mo ng pinto? Bakit? This statement coming from God gives you an opportunity to do something nice for Jesus, who showed kindness to me. Tanong ko sa iyo, ang Diyos ba'y mabuti? Mabait ba sa'yo? Ano ipapalit mo doon? Mga away ka? Magpaparinig ka, mandudugos ka, magbabalibag ka? No. When I read these references that angel is rejoicing, and what I do to others will I do to God, yung puso ko nag-leap, sumasaya, lumulundag. I long to be in such a place when there are raucous celebration over each good thing that happens. Imagine na, sa bawat mabuting nangyayari, nagkakasayahan sa langit. Imagine kahapon yung nag-soul winning, na yung mga na lumabas kahapon, tayo, yung lumabas kahapon. Okay? Yung mga lumabas, sumama sa amin kahapon, okay? Alam nyo ba yung ginawa ninyo? Tumanggap o hindi ang mga tao, nagkaroon ng celebration sa langit. Okay? Nagsaya at nagbunyi ang langit. Amen? Tanong ko naman sa inyo, hindi tumayo. Papayagan nyo bang sila sa Saturday? Sila lang ang tatayo ulit? Ba hindi? Dapat kasama na kayo. Am I right? Sumama na kayo. Hindi ka na. Sama na. Am I right? Please sit down. Thank you very much. Sino nandito nung last missions conference? 2022, February. Tayo. Yung nandito nung 2022, nagbigay kayo ng kung ano-ano. Itong sina Clarissa, nagbigay ng isang box na kape yan. Tama? Tayo. Lahat. Yung mga tumulong. Tanong. Kayong mga hindi tumayo. Ngayon bang 2023, hindi ba kayo tatayo?
Hindi ba kayo tutulong? May tutulong tayo, amen? Magbibigbig tayo, tama? Maghuhugas tayo ng plato, mapapagod tayo, magpapakain tayo, amen? Please be seated. Ha? Walang mapapagod, ha? Oh. Wala, walang aangal. Huwag yung pag-Friday, sumakit ang ulo. Sabihin, Pastor, ano ho eh, masakit ang ulo ko, masakit ang bewang ko. Sex bomb yun. Di mo na ako magsisimba kasi parang alam na may parapol. Wag! Huwag mong nanakawan ang sarili. Sumarama rin eh. Maring hindi ka pwedeng maging moderator, no? Pero tumulong ka, nagwalis ka, naglinis ka, nag-imis ka, panalo yan! Am I right? Naku, sinasabi ko sa'yo, ito yung isa sa pinakamalaking event na gusto ng mga tao pumunta. Nagyayaya na nga sila eh. Okay? I'll tell you. I wanted to make heaven rejoice. Listen. Hindi pa ako makakaparoon sa langit ngayon. I cannot be there for now. Not in the body. But my spirit is already there because I'm rejoicing and connected with that. But listen, my investments could go there. Sa tuwing nagbigay ako ng time, sa tuwing nagbigay ako ng talent, may na-bless. Okay? May umawit na-bless. Sa tuwing naghatag ako dito, sa bawat sentimo na binibigay ko sa misyon, sa gawain, binabalik ko yung first month, and everything. And by the way, ha, hindi tayo bumibili ng property tatabi para sabihing malaki building, no, para mas marami tayong ma-accommodate. Can you just imagine, ha? February 28, 29, at saka March 1 and 2, 150 pastors ang titira dito. Para sa spiritual leadership. May pasok pa tayo nun, Ma'am Raimel. Tama? Ang sabi ko, pagsiksikin nyo na lang kung paano yung pagkakasahin lahat yan. They wanted to stay here. You know why? Saan gagawin ang pagkatitipon? SMX MOA. Nasaan ang SMX MOA? Nasaan? Sige yan. Nasaan ang SMX MOA? Wala sa Quezon City. Wala sa Santa Ana. Wala sa Makati. Wala sa Diyan. Nasa atin! Ang sabi ko, let's buy properties, let's put buildings, not for us. Let's be a haven of rest. Let us be a brook in the way. That people will say, pwede. Nagawa nga ng, I always tell pastors, wala nang dahilan para pagpalain ako. Because I felt I crossed the line, I messed up badly. I did terrible things that I'm not proud of. And yet the grace prevail. Doon sila napapakamot. Doon sila nag-iisip. Doon sila nagsasabing, anong nangyari? Ba't ganun? Oh, bakit ganun ang nangyari? Umalpak na nga. May nagtanong nga, Joey, kamusta na? Palagi kitang napapanood, nakikita. Pasensya ka na. Wala rin ako makausap at kasama. Huwag kang mawawala. Huwag kang mawawala ngayon. Parang alam mo ah. Will there be people who would like to talk with you? Ha? Huh? Alam mo, pagka nakikita ko at pinabinibigyan na tayo ng sinasabi kung ano-ano, alam mo, sinasabi ko lang sa kanila, I've been reading books of old, the legends that I meet, Achilles in his gold, Hercules in his cave, Spider-Man's control, and Batman with his fist, and clearly I don't see myself upon that list. Wala ka na. But you know what I did? You know what we did? We took the risk. Sinubok natin. Sinubok natin magpagamit. Sa tuwing pagka-Friday, ako yung uwi, makikita ko nagbabantay si Neil, si James, si Aldridge sa baba. Habang gumagawa ng assignment. Naalala ko tuloy si Chito. Naalala mo ang Chito? Nagre-review si Chito sa mechanical engineer. Tama? Engineering. Sa board. Habang siya'y nagre-review, nagbabantay sa gate. Nakapasa. Pinagpala. Naging bahagi ng ministry. Naging kakampi.
your investment, the time, time treasure can go up there. That's why, you know what I'm doing? I'm sending ahead as many of them as I can. Pinapagamit ko yung time and talent treasure ko. Okay? We can send it right now. Itong ginawa ng shield manager. Okay? He acted quickly. Mawawalan ako ng trabaho, pero hindi ako malulugi. Bakit? May kakausapin ako. When your heart stops, your life continues. Anong klaseng langit meron tayo? Itong tinatawag nating managing kingdom investment. What does it mean? What we do in life echoes in eternity. Yung ginagawang katapatan ni Jailor dito, yung ginagawang katapatan ni Ariana Dino, yung ginagawang katapatan ni Josie, ni Angelica, ni Joanne, okay? Ni Dan. Yung ginagawang katapatan ni Alex sa Kilayan will echo in eternity. Yung gagawin ni Maris, ni Doktora Maris, will echo in eternity. Imagine dito maginagawa sa langit ang, ooh! Am I right? Ah! That's what partnership with a pastor means. Huwag mo na nakawan at sarili mo. You have time. You have talent. You have treasure. Tama? Hindi natin pinag-uusapan yung laki, no? I don't believe in equal amount of giving. I believe in equal amount of sacrifice. Doon tayo. Okay? Ito yung philosophy natin. Philosophy natin to. Sakripisyo. Gawin natin. Di, dapat meron tayong gagawin din eh. Napaparoon sa langit. Sa tuwing may pinagagawa sa iyo, kagabi nakita ko si Jeff Fox mag-isa. Jeff Fox, kumusta? Okay naman po. Paano pag nanganak na si Rose, sino gagawa ng ginagawa mo? Ako pa rin po. Magdadagdag po ako na isa. Okay? Anong oras na yon? Alauna. Andi dyan siya, tinitignan yung bawat silya kung may nakaipit. Okay? Tinitignan niya isa-isa. Tinatanggal ang kalat para itapon. Wala nakakita nun. Okay? Wala nakakapansin, pero nakikita ng Diyos. Pwede ko ba sabihin sa Diyos, ang laki ng muscle ko, may abs ako, wala ka naman pakinabang sa ministry, ang galing kong kumanta sa video, okay, pero hindi sa Panginoon. Are you following me? Send it ahead. Pagamit natin. Huwag sa trabaho ang galing natin, huwag sa negosyo, huwag magaling sa negosyo. Galingan sa negosyo, galingan sa school, pero huwag pagkaitan ang gawain. Huwag. That's what I did for 40 years. Okay? That's what I did for 40 years. Marvin Vidante. Sabi niya, sabi ko kay Pastor Benny, sige, samahan kita. Sige, punta na lang ako. Tawagan na, Pastor, andito na po. Sabi ko doon sa mga tao, oh, Pastor Ansel, may bisita kayo, handa mo na ha. Patamahan mo na. Sino po? Pastor Benny. Si Congressman. Yeah. Pastor Ronald, may darating. Sige po, kami na bahala. Pastor, andito na po. Hindi, kasunod lang ako. Okay na kami. Dito kami, papasok na kami. Okay? Thank you po ha. Asikasuhin nyo, magpakita ka, magpakilala ka. Ito gawin natin. Sabi ko, Lord, salamat. Nagulat sila. Oh, dito ka na naman. Kalad ka rin ho ako eh. Kalad ka rin. Sabi ko lang, Ellen, madaan lang kita. Tinatad mo, bibis pa ako eh. O sige, kami na lang. Diretso na lang kayo. Ikot na naman kami, Dante. Dante, ando ba si Victor? Bakit po? Palit ka ng driver. Di ho, tuloy ko na ho ito. Tsaka sabi niya, hindi ka naman papansin ni Victor eh. Bigati na si Victor. Hindi ka naman pagdadrive na niya. Sabi niya, huwag mo rin ito. Ako na lang, Pastor. Ako na lang papansin sa'yo. Tayo, mapagod na ho tayo dito. Eh sabi niya, baka si Victor, baka busy yan, baka may inaasikaso. Tapos sabay na nag-text kahapon, si Richelle at si Karen. Nakalagay, Karen, Richelle. Tapos ang text ni Richelle, ni Karen, ang basa ko kay text ni Karen,
Pastor, ang finding po sa tatay ko ay meron siyang tuberculosis, tama? At dinala na po siya sa heart center. Ha? Sabi ko, may sakit si Victor, kanya pala wala maghapon. Tinitignan ko, sabi ko, Lord. Sabi ko, ah. Tinignan ko, tika, anong pangalan to, pangalan? Richelle, ay si Richelle! Tignan ko yung text naman ni Karen. Dean's Lister po ako. Munti ko na sabihin, si Victor nagkaroon ng problema sa lungs. Anong sakit? Parang pulmonary TB. Pulmonary TB. May pulmonary TB si Victor. Kasi sabay na dumating eh. Tingnan, Karen, pagbukas ko, may pulmonary TB po ang tatay ko. Look, dadali na po siya sa heart center. Victor, tinignan ko ulit. Richelle, ay si Richelle pala ito. Kala ko si Victor na. Yung kay Karen pala, Dean's Lister po ako. Gumanon pa eh. Pero kinabahan ako. Yung bang pagkakakakong si Victor yung nagkaroon ng pulmonary TB, yun ba yung nakuha niya sa pagdadrive sa simbahan? Sa pagiging masipag? O hindi pa siya tumigil sa pag... Nasa tumigil sa pag... Iniisip ko lang. Baka pag nandito, masipag, pagkata, mawawala, papunta mo sa CR, manasa na. Yung pala, humihit-hit doon. Iniisip ko, baka nahit-hit, nagsisigarilyo, nainom. Iniisip ko lang. Okay? Eh, nung matsik ko talaga, si Rachel pala itong nag-text. Sige. O, Javis, ha? Tanungin mo kung sino yung pwede natin tanungin para sa GL, ha? Kunin mo kay Rachel. Rachel, tumayo ka. Ayan, tayo ka. Ayan, ha? Kausapin mo yun mamaya. Okay? Tanungin yung mga kasama natin. Please sit down. Kasi Biyena niya ay pastor. Okay? Pastor sa Palawan. And they're like a daughter and son to me. Parang kuya ko si Pastor Listino. Okay? Tulungan natin. Tignan mo kung anong pwedeng gawin. Kung nasa lung center, may pondo pa. Heart center, I doubt. Pero tignan pa rin, ha? Maximize everything para makatulong doon. Okay? Kanya nung matanggap po yung talagang kinabahan ako, Hamed. Pulmonary TB si Victor. Baka kanya, hindi ko nakikita minsan eh. Baka kasama ni Ruther. Baka kasama nung dating barkada sa kanto. Baka bumalik sa dating taropa. Okay? And natinitingnan ko naman, hindi naman si Ringo, hindi naman eh. Kasi pag nawala ito at nawala si Ringo, matakot na kayo. Kasi magkatropa yan eh. Parang Ipsang Pisayan, si Ringo, si Ruther, si Ringo, yan, si Ronald, makakasama yan. Ako. Kami naman magkakaedad, kasi sila yung mga bata eh. Okay? Kami naman ni Namoring, ni Naresti, ni Nabuch, kami naman magbabarkada. Oh. Walang magandang kasaysayan sa bangkal kung wala ang Ebanghelyo ni Kristo. Oh. And I really thank God. Hindi pa rin ako masaya dahil may sakit si Pastor Destino. Okay? Pero kinabahan ako. May pulmonary TB si Victor. Ano to? Kabubuhat kay Wing? Nisip ko, baka ako kabubuhat. Baka sabihin ni Wing, pagod na ako, buhatin mo ako mapunta sa taas. Isipin mong kargamentong yun. Lakas mo makatawa, porket payat ka. Tanong ko sa'yo. Yung bang ginagawa mo ngayon will echo into eternity. Most people travel to their younger years, okay, with superficial ideas na kaya mo maabot ang gusto mong maabot nang wala ang Diyos. Mali. Those are speculations. Those are more on cows, more milk model that my father gave me. Hindi ka titigil. So you will seldom stop to think, ano bang purpose? Ba't ako may time? Ba't ako may talent? Ba't ako may treasure? Tanong ko sa iyo, how much would be enough? Okay? What would I do with all the money, influence, when I obtain it? Para saan?
our life will still go to eternity. Lahat ng hindi mo pinadala, time, talent, treasure, hanggang lupa lang. Pero lahat ng pinadala mo riyan, time, talent, treasure, pinagamit mo sa gawain, Mahalia, pinagamit mo sa gawain, Samantha riyan, pinagamit mo sa gawain, Ruth, okay? Dadali mo sa langit. Pinadala mo na. Okay? All roads eventually lead to specific destinations. Akala ko dati, when I was growing up, accumulation was my goal. Get all you can, put in the can, and sit on the can. Pero na-realize ko, as I read a scripture, that will lead to ultimate destruction. Para akong sasapakin sa mukha. At pagka malapit na, doon tayo magpapanic mode. No, sorry. Ngayon pa lang, paggamit mo na yung time, talent, treasure. Leah, Abby, Ayesa, Wayne, Liam, Johan, si Steve, Sean, yung mga bata, nakakaingit kayo. I started when I was 19. You're young. Okay, you're fresh. Mare, napakabata nyo. Ngayon na kayo magpagamit ng time, talent, and treasure nyo. Huwag nyo ipagkakait yan. I started when I was 19. It's too late. I wasted 19 years of my life. Sinayang ko yun eh. Okay? Sinayang ko. Inubos ko sa barkada, sa tropa, kalalaro ng Atari, maghanap ng gagamba, maglaro ng tumbang preso, makipagsapakan. I wasted my first 19 years. I thank God the Lord found me. Hinanap ako ng Diyos sa magitan ni Pastor Pardo ng eklesiyang ito. Kanya minahal ko itong eklesiyang ito kasi nagbago pananaw ko. Wala akong pwedeng ipaghambong kung di yung bihaya ng Diyos. Kasi bakit? Wala akong credential. Wala. I have nothing to boast but the grace of God. Okay? How ministry investment fits in God economics? Paano? Una, pagka nagkasama ka din eh, it will guide and teach me that God is in control. That's number one. Okay? It guides and teaches me that God is in control. Pag naging partner ka ni Pastor sa ministry, pinagamit mo yung time, talent, and treasure mo, magkakaroon ka ng tamang giya, matuturuan ka that God is in control. Nung dumating yung economic collapse in 2008, alam ni Joyan kasi sa Deloitte natamaan sila, nakita nila yung mga investment nila, yung binamanage sila, nawala kasi maraming pinautang sa Amerika na ninjas, no income, no jobs, no assets. Pagsak ang Amerika, nadama yung Pilipinas, nagkaroon tayo ng recession, okay? Naapektuhan tayo. Nagpanik ang buong mundo. Dumating ang 2020, nagkaroon ng pandemic. Alongside with that, nagkaroon pa ngayon ng Ukraine, gera. These are worst calamities that will cause us to panic. For those with goals no deeper than sheer accumulation, kung goal mo lang mag-accumulate, it's time for despair. Bakit? Anong i-accumulate mo? Bangkarote lahat. Bagsak lahat. But for those who trusted God, itong pinakamagandang time to double down on prayer, to double down to seek His wisdom, and to say, Lord, what next step? At habang may pinagdadaanan, may problema na, kapos na sa pera, naputulan ng kuryente, pero hindi naging headlang para magbigay, magpagamit, magsakripisyo, ipagamit ang time, kasi tama yon. I started becoming an investor sa Panginoon when I have 5 pesos sa paghuhugas ng jeep. Kung ang stock market ang magiging source mo, you will go down to pieces kasi hindi ganun katindi.
But if you truly believe God, that He's in control, He holds in the palm of His hand the whole world, hindi ka matatakot. Kasi God created the world. At binibigyan niya yung bawat pages ng kasaysayan, tinitingnan niya, this is it. Nothing random and spontaneous na pwedeng mangyari na hindi alam ng Diyos. Pinapahintulot niya yan. Yung purpose niya, napaganda. Ano sabi ng Psalm 33 verse 1:11? The counsel of the Lord is standing forever. Okay? At ang kanyang isipan ay sa lahat ng henerasyon. Not just imagine, but even bronze generation. Ang payo ng Diyos ay matibay magpakailanman. At ang kanyang pag-iisip ay sa lahat ng saling lahi. Ibig sabihin, pag naging tapat, si Jessa, naging tapat, si Kylie, naging tapat, si Moses, naging tapat, yung Johnson Brothers, naging tapat, si JD, yung magiging apo nila, makikinabang. Okay? Makikinabang. Once we decided to place God at the center of our lives, then we realize that His purpose prevailed. Ano man ang mangyari sa Pilipinas, ano man mangyari sa stock market, ano man mangyari sa pandemic, tumaas man ang datos, magkaroon man ng paghirap, this coming Tuesday, tatapos ng 2 pesos ang gasolina. Tatapos ng 2 pesos, 2.40 ang diesel, okay? Tataas sa Tuesday. Ano man ang mangyari, hindi ka matatakot kasi investor ka ng time, talent, and treasure ng Panginoon. And I'll tell you, I urge you, magpagamit na tayo. So crucial God's economics. The principle is to become purpose-driven individual. May pinagdadaanan ako, pero mag-i-invest ako sa gawin. Papagamit ko yung time, yung talent, and treasure ko. How many investment fits in God's economics? Number two, it grants me and gives me purpose in agreement with God. Mamimili ka, magtitiwala ako sa boss ko, sa wit ko, sa persuasion ko, o sa sinasabi ng Diyos. Ano sabi ng Proverbs 19:21? Napakaraming pag-iisip at panukala sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Diyos ang siyang magtatagal. Ang payo ng Diyos ang siyang tatayo. Hindi tatayo yung panukala ni Joey Sauco. Walang mangyayari. Ito yung verse na ito, magiging guiding principle para sa atin. You know what? We have to realize that we all have various plans. Meron tayong initiatives. Meron tayong objectives sa buhay. Pero ang pinakasusi dyan, mga kapatid, ay dadali natin yan in agreement with God. Kanyang tanong, Lord, ito bang gagawin ko, okay pa sa'yo ito? Ito bang plano ko, pabor pa sa'yo ito? Kasi kung hindi, hindi ko itutuloy. Kasi kung masasaktan ka, tilalayo ko, hindi ko gagawin ito. The counsel of the Lord, it shall stand. Gusto mo ba yung plano mo, yung pinangarap mo, mauwi sa wala kasi you're not in agreement with God? Nagkapamilya ka, saan dadamputin? Nagkaanak ka, saan dadamputin? Anong klase buhay? Nakapagtapos ka, saan dadamputin? Marami kang panukala, marami kang naisin, marami kang gusto sa puso mo, ngunit yung payo ng Diyos lamang ang tatayo. Ang tanong ko sa iyo, yung pinagkakabalan mo ba? Yung pinagbibuso mo ng time, talent, treasure mo, yun ba'y umaayon sa gusto ng Diyos o gusto mo lang? Tapos magtataka ka, ba't ka nasasaktan? Ba't ka naiyak? Ba't ka iliwan? Wala yung payo ng Diyos! Okay? Kanya nung maintindihan ko pa, naku, kakulit ko naman pala noon. Iginigit ko yung gusto ko, yung nais ko. Hindi naman pala pwede. We have to realize, dapat in agreement with God. Some of our lesser plans would not fit. And dapat alisin. Other of our plans, God will bless. And He will nurture those toward bringing fruit. Yung ibang plano mo na nakaayos at sa Diyos, pagpapalain, magbubunga. Okay? And this is the most intriguing thing. Tingnan mo, bakit ka nagsisikap? Bakit gusto mo kabahay? Bakit gusto mo kakotse? Bakit gusto mo ng laking sweldo? Bakit gusto mo pro? Bakit gusto mo ng malaking negosyo? Pasok ba yan sa gusto ng Diyos? Okay?
I want your plans to be dictated sa clear plano ng Diyos. What is Jesus' plan? What is Jesus' plan? To seek and to save that which is lost. Pinapagamit mo yung oras mo para hanapin ang nawawala. Ano sabi ng Luke 19:10? Okay? For the Son of Man is come to seek and to save that which is lost. Kanya may missions conference. Kanya meron tayong ginagawang soul winning. Kanya merong one-on-one. Bakit? Para hanapin. Pag naging bahagi ka, naging kakampi ka, naging partner ka ni Pastor, naging kamanggagawa ka ni Pastor, sa larangang ito, sasabihin ko sa iyo, lahat ng plano mo, I have seen it. Ano sabi ng Matthew 28, 19 and 20? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them sa pangalan ng Anak na Espiritu Santo. Okay? Verse 20. Okay? At turuan silang sundin. Ibig sabihin, hindi mo lang sila akayin, aagayan mo, di-disciple mo, tuturuan mo, na sila'y magpatuloy. O pumapasok ba dyan yung time, talent, treasure mo? Dyan ba nakapasok? Anong plano ni Paul? What is Paul's plan? Paul's plan is to preach the gospel to the Gentiles. Okay? Ito naman ang gusto niya. Ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil. Tayo! Anong sabi ng Acts 9:15? At sinabi ng Panginoon kay Ananias, pumaroon ka sa kanya sapagkat siya'y sisidlang hinirang sa akin upang dalhin niya ang pangalan ko sa Hintil, sa mga hari at sa mga anak na Israel. Tama ha? Pinili ninyo si Apollos, Sir Pablo, para dalhin ang pangalan ng Panginoon, para magpahayag ng Ebanghelyo. Yung mga plano mo, pasok dyan. Ano sabi na Acts 20:24? Datapat hindi ko minahalang sarili ko, ni hindi ko binilang sarili kong mahalaga sa akin upang matapos ko yung aking takbuhin ng may kagalakan at yung ministry na tinanggap ko sa Diyos. At ano rin ito? Ipahayag ang Ebanghelyo ng ibayaya ng Diyos. I would like to challenge you. You're not just here to eat, drink, and be merry. No. When your heart stops, your life continues. Pagligtas ka sa heaven, pag hindi sa impyerno. Pero kung seven ka, tanong ko sa iyo, pinadala mo ba yung resources mo? Meron bang sasalubong sa iyo? O pagka dumating si Kristo, lahat ng ng pinagtrabuhan, may iwan sa lupa? Am I right? Abraham's plan? To found a great nation to bless the earth. Tignan mo sabi ng Genesis 12, 1 to 3. Okay? At sinabi ng Panginoon kay Abraham, lumabas ka sa iyong city o sa iyong bansa na earth, at mula sa mga kamag-anak mo, sa bahay ng tatay mo, sa lupa na isusugo ko sa iyo. Okay? Verse 2. At gagawin kitang dakilang bansa. Ito pa pinakamaganda. Dito ko nakita yung Abraham ko. Pagpapalain ko o nagpapala sa iyo. Okay? At magiging blessing ka sa lahat. Bakit? Verse 3. Sige mo ha? Sabi sa verse 3. Okay? Pagpapalain ko, nagpapala sa iyo. Susumpain ko, nagsusumpa sa iyo, at lahat ng tao'y pagpapalain dahil sa iyo. Tingnan mo. Sabi ko, hindi ako kailangan ni Pastor Fajardo, kailangan ko si Pastor Fajardo. Sa tuwing inaalagaan ko siya, the Lord that he serving will bless me. Pag inayaw ko si Pastor, kaaway ko ang Diyos. Kaya dito ko inin yun. Hindi ko kailangan si Pastor. Alam mo nangyari? Ginawa ni Pastor Fajardo, ginawa niya Abraham si Pastor Arias. Kanya sabi niya, nung Tuesday, doon sa Project 8, wala na akong Abraham, namatay na. Sino pa ang magiging Abraham ko? Sino pa magiging dahilan para pagpalain ako? You see? Kanya, nung makita ko itong prinsipyong ito, sinimulan ko yung Abraham principle. Aalagaan ko ang pastor ko para pag inaalagaan ko siya, aalagaan ako ng Diyos ko. Iingatan ko siya para ingatan ko ng Diyos ko. That's what I want. That's what I did. At ang sabi, that all families will be blessed. Binibigyan mo ba ang dahilan ng Diyos na pagpalain ka? Kasi kung ang goal mo lang mag-accumulate, magkaroon ka ng maraming kalapi, get all you can, put in the can, and seal in the can, the Lord will not bless you. That's accumulating. That's not what God wants. Moses' plan, tama ang plano kumagawin ko Moses, to bring the Israelites to the land of promise. Okay? Anong sabi rito? Exodus 3:8. Okay?
Ako'y naparito para dalhin ang mga Egyptians at dalhin sila sa lupang pangako, sa isang magandang lupa, malaking lupa, isang lupa na mayroong tinatawag na overflowing with milk and honey, meaning unlimited. And to the place of Canaanites, the Hittites, Amorites, Perizzites, Rivites, and the Jebusites. Okay? Verse number 9. At narito, narinig ko ang iyak ng mga Israel na naparito sa akin. Ako'y nakita ang opresyon na ginagawa ng opresyon. Verse number 10. Ako'y naparito, I will send it to Pharaoh that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Tanong ko sa iyo. Anong plano ni mo, ng Panginoon kay Moses? Ilabas ang tao mula sa Egypt. Anong plano niyo sa iyo? Ilabas ang tao mula sa lanbutan at dalhin sa kaharian ng Diyos. Ilan na nakikinabang sa iyo, Altea? Ilan na nawin mo, Martina? Ikaw, Shane, ano natutunan mo? Ikaw, Kian? Ikaw, Katiana? Ikaw, Johan? Ikaw, Joseph? Ikaw, Idoy? Ikaw, Jaylord? Mikel? Ilan ang nawiwin yung kaluluwa? Ilan ang dadala natin? Are you using your time, talent, treasure to the plan? Because the Lord said, there are many devices in a man's heart, but the counsel of the Lord, it shall stand. Marami tayong plano, pero yung payo ng Diyos ang tatayo. God's kingdom is increased by men and women who tap into the purpose that God has for them. Huwag mong hayaang nasa langit ka, pero hindi mo naganap yung purpose ng Diyos sa iyo. Huwag mong hayaang nasa langit ka. Pagdating mo doon, the Lord will say, anong ginawa mo sa time? Anong ginawa mo sa talent? Anong ginawa mo sa treasure? In fact, I was telling pastors, I don't know if God called me. Ang alam ko lang, kailangan ni pastor ng tulong, nagsuko ko ng buhay. In fact, I was so much humbled. Finally, Pastor Fardo agreed to what I told him many years ago. Sinimulan mo GTBA para maturuan. Saan mo pinag-aaral ang mga apo mo? Naturuan namin si Ruth, si Joy, si Eric, si Mavi, si Lois. Nasa na mga apo mo? Lumalaki si Alden, malaki na mga anak ni Joy, mga anak ni Mavi, namatay na si Chris. Finally, he made a proposal. Pwede bang gawin mo kaming branch? Sabi ko, yes. But give me men and ladies na ititrain namin. Ititrain namin sa SOT. Okay? And then tuturuan natin para sa mga apo mo. Dahil nakikinabang sa sinimulan nyo, ibang tao. John Rapp, ibang tao yan, Pastor. Bakit malakas ang loob ko patungkol kay Jeff at saka kay Chuck? They grew up in a character building curriculum. Bakit si Camille? Bakit si Faye? Bakit si Liz? Bakit si Ariana? Bakit itong Mariko? Bakit si John Paul? Si Joshua? Si Ariana? Si Katiana? Okay? Bakit sasabihin sa akin ni John Paul pag nakagraduate na ako? Nanay. Tsaka ako manliligaw. Hindi ko nga alam kung papaalam na lang sa akin o nakapaligaw na. Wala ka pang 1,000 sa pitaka mo. Huwag mo nga hayaan Martina, Altea, Shane na mapapahiya ang Panginoon. Dito kayo nag-aral. Once a jewel, always a jewel. Sean, Steve, Johans, James, Angel, okay? Galingan nyo. Johnson, Neil, Dan,
Moses. Huh? Violet. Orange. Yellow. Okay? Paolo, konti ka lang nagsunod, pero naturuan ka, ha? Ayusin mo. Okay? Sabi ni Pastor Fajardo, sige, magkano, pag-uusapan ho natin. Pero lahat manggagaling sa amin. Magkikipag-coordinate kayo. Ang principal nyo si Ryman, ang administrator nyo si Jack. Hanap tayo ng lugar dito. Hindi ko kaya ng mga pumo nasa kalye, nag-aaral, meron tayo dito. Natalawin. Kayo nagsimula, iba nakikinabang. Okay? Gagalingan ko pa. Dahil si Bron mag-aaral dito. Pati si Cuervo mag-aaral. Sino si Cuervo? Yung magiging anak ni Job sa 2025. Ewan ko lang kay Kobe kung dito mag-aaral. Palagay ko sa prinsesa mag-aaral yan kasi hindi natin ka-level. Baka doon sa San Agustin, doon mag-aaral yan. Si Chison dito nag-aaral, tama? Nakita mo mabait, di ba? Di ba? Hindi pa saway. Si Wayne, right? You're studying here, right, Wayne? Oh. Ikaw, Liam, right? Ikaw na pinakamaganda kong apo. Bakit? Bakit hindi ka dito nag-aaral? Pangarapin mong dito ka mag-aaral, ha? Ha? Sabi ko, Pastor, it's time. And I said, yeah. Finally. It breaks my heart, makikita ko yung mga bata na kapila. Pupunta sa public school. Mag-aaral. Kaya naman eh. Gumastos nga si Ruth kay Alden sa Mandaluyong, gumastos ng 40,000 a year ni hindi natutong magbasa si Alden. Sa amin mo, pag-aralin yan, matututong maglaba yan. Matututong mamalansya yan. Matututo ng gawaing bahay yan. Kung di niya kayang magbasa, at least natuto siyang gawaing bahay. Kasi iba yung mundo ni Alden. Iba, iba, iba. Okay? Oh. Si Rene ang monitor at saka supervisor. Si Dante sa laba. Okay? Sasabihin ni Dante, Alden, halika. I will teach you how to wash clothes. Sabi ni Rene, I'll teach you how to iron clothes. Okay? Hindi matuto sa pagbasa, di at least natuto sa gawain bahay. O, di ba? Kidding aside, pinagmamalaki ko that much of our future workers here grew up from nursery to high school. And I thank God that I quit on my job 37 years ago, 1987. With no promise. Walang pangako si Pastor. I was the first staff. Sabi niya, Joey, walang sweldo rito. Eh kung sweldo ho, Pastor, di sana hindi na ako nag-resign. Kanya ako nag-resign. Hindi ako tinanggal. Ako nag-resign just to be a staff. Sabi ni Ma'am Christy, naalala mo noon, nung may trabaho ka, pag pumupunta ka sa trabaho sa amin, may pagkain ka, may dala ka, eh nung nag-full-time ka, wala na nagdala. Sabi niya, naalala mo noon, si Nanay Fajardo, ang pinagluluto lang, si Pastor, hindi ako kasama. Ang ulam lang natin ganito. Eh sabi ko naman kasi, pag inaasar mo, pag nanonood na Sharon Cuneta, pinapatay mo yung TV. O di wala kang ulam doon sa bienan mo. Pero may biyena niya, hindi siya pinagluluto ng pagkain. Si Pastor Fajardo lang. So ako nagdadala ng pagkain.
pagkain, galing sa trabaho, because this is what I am. I would like to bless my Abraham. Eh, nag-full-time ako, di wala na. Pero may nawin ako, oo. Nawin ko si Malo, mami ang konti, may groceries, merong ito, saan galing yan? Doon po sa bunga natin, kay Mama Lu. Meron pong nawin, ito, binigay sa atin, ganito. Ang pihira naman. Yun ho, nawalan ako ng trabaho, pero hindi ako nawalan ng ano, meron akong bungang nagdadala. Oh, dahil ang katwirang color, pwede ba? Wala na akong sweldo, walang pakakainin ng pamilya ko, ako na nagtatrabaho eh. Oh, pwede ba magpadala ka ng Raven na magdatala ng pagkain o kaya widow woman na magbibigay ng pagkain sa nanay ko? Aba, may ginagamit ng mga tao. O hanggang sa hindi ko inaasahan, magiging pastor ako. Hindi inaasahan na maraming tao na magpapabuilding tayo after a year. Anong tawag mo dyan? Biyaya ng Diyos. O, anong sabi ni Ma'am Fardo, narinig ni Dante? Napaganda nga nyo yung, ano, yung ministry. Lahat ng hinawakan nyo, napaganda. Bakit hindi gaganda? Ano man sabi ng Matthew chapter, ng Psalm chapter 1, verse number 1 to 3? Ano sabi? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the poor. Mapalad yung hindi nakikisalamuha. Verse number 2, okay? Ngunit ang kanilang kasiyahan ay nasa kautusan ng Diyos, at ang kanyang kautusan ay kanyang pinagbubulay-bulay araw at gabi. Ano sabi ng verse number 3? At siya'y mahahilang tulad sa isang puno na nakatanim sa tabi ng dagat, na nagbubunga sa tamang panahon at ang kanyang mga dahon ay hindi masusunog at anuman ang kanyang gawin ay pagpapalain. Nakita mo pag minahal mo yung Word of God, pagpapalain ang lahat ng hahawakan mo. Pagpapalain ang lahat ng bakit? Kasi yung plano mo umaayon sa Diyos. This is what I want. Sabi ko, Lord, kung magiging pipitsugin lang ako, hindi mo ako sasagutin, huwag mo na akong gawing pastor, ibigay mo lang sa iba. Pero kung nakita mo ako, pagtitiwalaan mo ako, then I'm in. I'll surrender myself. I'm gonna do the best that I can. 1 year nagtayo tayo ng building. They never thought that it would be like this. And I always thank God that whatever we do, God prosper. You know why? Binabad natin ang sarili natin sa Word of God. I challenge you. Are you using your time, talent, treasure that will echo in eternity? Magtrabaho tayo, mag-aral tayo, gawin natin yan. Pero dapat, nandun ang payo ng Diyos. Maging partner kita sa ministry. Maging partner kita sa pagdadala ng kaluluwa. Maging partner kita sa world mission. Maging partner kita sa gawain ng Diyos. Huwag lang magpayaman. Huwag lang magkaroon ng maraming karangalan. Okay? Kasi kung may karangalan at ng payaman na wala naman ang payo ng Diyos, hindi tatagal. I challenge you. Partner with me. Okay? And I'm looking forward that one day we'll be in the top 10 pagdating sa world mission, not including the local. Okay? And I promised you. You have seen nothing yet. Marami pa tayong magagawa as long as God is lifted and less of us. Bonnie, salamat sa title, sa team na pinili mo. Okay? Siya nanalo eh. Okay? Panahon na para hindi na tayo makita ang makita, Panginoon. Paano na kaya na ni Rhoda na maalagaan si Rain? Biyaya. Bakit si Angelica na natiling maayos? Biyaya. Bakit si Delia nagpapatuloy sa ganyan? Biyaya. Bakit si Evelyn ganyan? Biyaya. Are you following me? Let's partner with God. We have no one to go back to. Dito na tayo. Dito tayo papunta. Dito natin gawin. Galingan pa natin. Huwag mo nang hayaan. Malu, 72 ka na this year. Okay? Counting kilos ka na lang. Mang prayer ko sa iyo that you will enjoy your life while serving God, while being used by God.
72 ko na eh. Right? Ayoko na darating sa iyo yung pagpapala na hindi mo na malalasahan yung dapat mong malasahan. I want that you will enjoy. That you will have it more abundantly. Sabi niya sa akin isang araw, Pastor, ikaw lang nagpipray nito eh. Lumaki pa. Sabi ko, I don't stop praying for everybody. Araw-araw, Bet, pinagpipray kita. Nanay Bet, araw-araw. Ate Violi, pinagpipray kita araw-araw. Kati, pinagpipray kita araw-araw. Clarissa, pinagpipray ka ko yung araw-araw. Gusto kong pagpalain. Jenny, hindi kita pinagpipray. Nang hindi araw-araw. Kasi gusto ko. Sinaroni, magkaroon ng pagpapala at kapartner. Huwag mong hahayaan na nagkaroon ka lang ng small business, hindi ka na makita sa simbahan. Pagmamalaki. Isang pitik lang ng Diyos yan. Isang sunog lang yan. Isang aksidente lang yan. Isang atake lang yan. Tapos. Am I right? Kanya huwag mo ipagmamalaki yung diploma mo at yung pasado mong board. Walang kwenta yan kasi there are many devices in a man's heart, but the plan of God, it shall stand. Yun ang hinahanap ko sa iyo. Yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kanya lang, ikaw ang buhay sa buhay mo. Okay? Nika, you're still young as a wife. And Alan is not with you. Stay with God's plan. Okay? Keep your life wonderful with God. Or else, masisira yan. Hindi yan ang pangarap nyo. Right? Dapat ingatan nyo sarili nyo. Ingatan nyo. Ronald, ingatan mo sarili mo. Ilubog mo na sarili mo para si Russell at yung magiging future wife mo, kung sino man yan. Okay? Mabigat na dalahin yan, sinasabi ko sa iyo. Okay? Hindi yung mag-aasawa kayo na ibig sabihin kasi dalawa na, di ba? Tapos, you know, hindi ganun kadali yan. Okay? Learn. Okay? The same way I told Jeff, Jeff, Bruno is growing up. Kanina nga, while they were attending the group meeting, Bruno was just with me. We're talking, we're singing. Then he fall asleep and I said, Lord, will you please help Jeff raise this young boy? Please raise him up. Jeff Fox, isang araw, manganganak na misis mo. Dalawa na yan. Si Wayne at saka yung baby niyo. Tama? Mas lalo mong kailangan ang katapatan ng Diyos. There are many devices in a man's heart, but the counsel of the Lord, it shall stand. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Pagpalain mo kami at pangunahan, bigyan mo kami ng tagumpay, kausapin mo kami, ikaw ang may taas. Ikaw ang maihihag. Ikaw ang mabigyan ng kapurihan at karangalan. Patawad kung sakaling kami po'y naging pabaya, kung hindi kami naging maingat, kung hindi kami naging maayos. Tulungan mo po na kami po'y ang hahanapin namin yung layunin mo, yung payo mo. Hindi yung gusto lang namin. Kasi yung gusto namin, hindi sigurado eh. But the counsel of the Lord shall stand. Ito yung tatayo. Kanya tulungan mo kami. Bawat isa, bawat nanay, tatay, bawat anak ng member, maging kapartner ko sa pagpapahayag ng ebanghelyo, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, sa pagtatayo ng simbahan. Kanya, lagi mong nairing sa akin, Ama. Pagpalain mo, promote mo mga members ko, palakasin mo sila para sila maging kapartner ko sa pagpapahayag ng ebanghelyo. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around.
Will you be my partner? Will you learn to use your time, your talent, treasure, that it will be in agreement to the counsel of God? Will you come at the altar and say, Lord, tulungan mo ko na yung gagawin ko ayon sa counsel of God. Dito po sa altar, God bless you.